Hello guys! Madami tayong matututunan ngayong video. Grabe, 5 hours ko to ginawa. Kaya sana ma-appreciate nyo, okay? Tutukan nyo lang yung video hanggang dulo. Let's go! Let's go! Let's go! Unang tanong, pwede bang mangitlog yung ibon kahit walang nesting materials? Yes, pwedeng pwede. Pero kapag hindi mataas sa calcium yung parents at yung inakay, pwede maging calcium deficiency ang inakay nyo. At magiging splay legs pa yan. Kaya mas okay kung may konting nesting materials kahit kusot lang. Kahit di ka na magbigay ng sanga na malunggay. Para lang maiwasan yung ganitong issue, yung splay legs. Kasi matrabaho yan. Okay? So, pangalawang tanong. Parehas lang po ba ang parakeet at budgies? Sa totoo lang, ang parakeets at budgies ay iisa lang. Ang parakeet ay tinatawag na long-tailed birds. Maraming klase ang parakeets. So, una, budgies. Pangalawa, sanconyur. Pangatlo, Indian ringneck parakeet. At marami pang iba. Itong tatlo na to, ito yung madalas maalagaan dito sa bansa natin. Okay? So, hindi lahat ng long-tailed bird ay parakeet. Pero, karamihan din ay parakeet. Gets ba? Naguguluhan pa ba kayo? Ang parakeet ay uri ng ibon. Ang budgie ay pangalan ng ibon. Parang lovebirds lang. Ilan ang lovebirds? Marami din. Peach face, fisher, personata, black chick, Madagascar, madami. So, ayun yung mga lovebirds. Gets ba? So, ang parakeets ay budgies, sanconyur, Indian ringneck, marami pa. Ganun yung pinagkaiba ng parakeet sa budgie. Pero, yung tinatawag nating parakeet, nasanayan na natin yan. Ang alam ko din, may tinatawag tayong parakeets, budgies, at budgiekeets. Hindi ko lang alam kung totoo yung budgiekeets at hindi ko pa alam yung itsura ng budgiekeets, pero ayun yun ata yung ano eh, yung malaki, yung parang fluffy yung mukha, pero hindi ko pa alam kung ayun nga. So hindi ko naman sinasabi na mali tayo sa tawag sa budgies. Okay lang yung nakasanayan na natin, yung tawagin nating parakeets yung budgies. Magkakaintindihan naman tayo eh kung parakeets pa rin ang tawagin natin sa budgies, kaya okay lang. Kaalaman lang 'to para sa lahat. Okay ba 'yon? So, kung okay 'yon, click mo na yung like button para next question na tayo. Okay? So, pangatlong tanong. Ano ang pwedeng gawin kapag ayaw pansinin o kainin yung ginagawa mong soft food salad? Grabe sa mga salad, no? So, bakit ba ayaw kainin ng lovers mo yung soft foods? Naninibago lang yan. Lalo na kung first timer na makakita ng hati-hati na soft food na nasa feeder nila. So, based on my experience, syempre, para masanay sila sa soft foods, isa-isahin mo muna. Tulad kunwari ngayon, pechay muna. Bukas, carrots. Kinabukasan, boiled eggs. Pangalawang kinabukasan,
betchay at carrots, paghaluin mo. Tapos, mga ibang araw, kunwari, second week, betchay at boiled eggs naman. Yeah, magkahalo. Tapos, third week, carrots at boiled eggs o halo ulit. Then, fourth week, lahatan na. Hanggang sa masanay yung ibon. Diskarte lang ang kailangan mo dyan para mapakain mo sila ng mga soft foods na hindi pa nila natitikman. Okay? Ayos ba yun? So, next question. Pang-apat na tanong, ano ba ang itsura ng buknoy? So, sa mga hindi pa napapanood yung last video namin about dito sa buknoy, hanapin nyo lang yung itong thumbnail na to. Nandiyan lahat ng information about sa buknoy bukod lang sa itsura. So, ano ba ang itsura ng buknoy? Ito ang sample. So, ito ang buknoy. Makikita nyo dyan, parang simpleng ibon lang, pero hybrid yung ganitong lovebird. So, ano ba ang palatandaan para malaman mo kung buknoy ba siya or hybrid? So, ang pinaka titignan mo lang talaga dito yung tuka nila at yung mukha nila. Okay? So, sa tuka, ang pagbabasihan mo dyan ay yung kulay, syempre. Yung bandang gitna hanggang ilalim ay kulay orange. Tapos, paputi na sa paangat. Okay, gets nyo ba? Nakikita nyo ba? So, ayun. Sa tuka, orange sa baba at pataas ay puti. Ayan ang isang sign na buknoy ang inyong lovebirds. Then, isa pang sign ay yung muka. Kulay peach. Parang nakuha sa ano, sa peach face, sa Alps 1. So, yung mga Alps 1 kasi, ganyan yung mga kulay ng mukha nila. Yung mga peach face, red face, orange face, ano pa. So, ayun. So, makukuha nila yung kulay ng mukha ng Alps 1. Ayan, peach face. Tapos, makikita nyo dyan yung kulay black. Black cheek. Black chick ang ano niyan. Nahaluan to ng personata. Kaya ganyan. So, ito rin ang sign, isa sa mga sign na buknoy. Peach face, tapos merong black chick. Ayan ang palatandaan. Then, last, yung kanilang mata. Makikita mo, eye ring. May eye ring siya, pero peach face siya. Walang peach face na may eye ring. Okay? Hindi yung ganitong ano, kakapal ah. Kapag ganyan kakapal yung eye ring nila, nakuha yan sa Alps 2. Tapos, ayun. Tignan mo, yung muka, Alps 1, yung mata, Alps 2. Ayun yung basihan na buknoy. So, kung medyo naguguluhan pa kayo kung paano nyo malalaman yung itsura ng buknoy, eh, titigan nyo lang ng maigi yung picture ng buknoy. Tapos, ito yung kanilang, ano, yung kapag pinagpares mo to, Alps 1, tapos Alps 2, ito ang magiging itsura ng buknoy. Okay? So, ayan ang buknoy. Sana mag-stay yung mukha niya sa inyong isipan para malaman nyo kung ano ang itsura ng buknoy. Para hindi kayo mabogus sa mga ibang petsa, pero hindi ko nila lahat na petsa ba. Yung iba kasi may hinahalong buknoy at yung iba ay maayos, walang buknoy. So, ayan. Ayan ang itsura niya. Pangit man, pero may halaga yan. Ayaw din ng mga ibang breeder kasi nga walang value. Pero kung ikaw ay bird lover, may value yan sa iyo. Hindi
hindi siya about sa pera. Siya ay about sa bonding. Okay? So, medyo madrama na ako. Okay na tayo dito. Okay na yun, okay na yun. At ayun na nga ang last question natin about sa Buknoy. Kung gusto mo pang malaman about sa Buknoy, bisitahin mo lang ulit itong thumbnail na to. Ayan. So, andyan lahat ng information about sa Buknoy. Okay? May natutunan ba ang lahat? Kung meron, bigyan mo lang kami ng thumbs up. Tapos, mag-shoutout muna tayo. Shoutout sa inyong lahat. Tristan FJBC, Rowena Macorol, Nick Joshua Nucos, Angelo Rosales, Vivian De Guzman, Rodel Abarico, at yung double cage na inaasahan niya na ipaparakol. Ano na? Kailan ba? Next! Jordan Caparas, Mark Daniel, Romeo Zamudio. 3 weeks. 3 weeks yan yung tanong mo. Ay! Aba yan. Shoutout tayo eh. Bakit naging question and answer? Next! Shoutout kay Ashley Wilt, Barry Siapko, at Face Reveal daw. O, yan. Okay, okay na yun. Masyado nang matagal. Shoutout kay Rockstar91, Lito Ventura, Maros and Kong... Ay, mali. Maros and Kong, at kay Bliss de Mapanag. Mar Figueroa. Ano? Mar Figueroa. Figueroa. PH. Ang hirap naman ng apelyido mo. So, ayun. Medyo nahirapan ako sa mga ano niya. So, sa mga gusto mo pa shoutout, comment lang kayo. At sa mga may katanungan na medyo nahirapan sagutin, comment lang din kayo. Gagawa natin ang paraan yan para matapos na yung katanungan nyo. So, salamat sa mga sumusuporta at sa mga nanonood na umabot dito. Malaking bagay yan sa amin. Malaking tulong yan sa amin. Mag-ingat pong lahat and see you in the next video.